Magandang Amen. Umaga sa lahat. Oo. Amen. At napakabilis ng araw, Sabado na naman. At muli, nagkasama-sama tayo. Salamat sa mga napalaya, mga nagbigay ng panahon, sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa ating pagpupulong ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Brother Vic? Amen. Amen. Salamat, Brother Oji. At magandang umaga muli sa inyo, mga kapatid. Lalo na po sa inyong mga kaibigan na nagpaunlak muli sa umaga na ito na makadalo sa pangumagang pag-ebanghelyo. Ngayong umaga, nais lang natin na magbukas sa harapan ng Panginoon para sa ganon, Brother Oji, ay matanggap natin yung mayamang pagsasalita ng Panginoon. Pero bago tayo magsimula, ano kaya tayo ay umawit ng isang himno na may malaking kaugnayan sa ating paksa ngayong umaga. Anong himno ba na ito na awitin natin, Brother Oji? Yes, Brother Vic. Tama nga naman, ano? Mas maganda. Mag-stirred up muna ang ating mga espiritu at mabuksan ang ating mga puso. Umawit muna tayo ng isang himno. Ito ay isang bagong awitin, new song, no? Na ating awitin. New song 435. Actually, pa-plus sa ating screen yung lyrics nito at pwede nating sabayan. Habang inaawit natin ito, malalaman natin at makikita natin kung ano ang nilalaman ng ating mensahe ngayong umaga. Napakalaking ang kaugnayan nito sa ating mensahe. Brother Vic? Amen. Praise the Lord, Brother Oji. Amen. Ano kaya? Sama nating i-enjoy itong himno na ito. Amen. Amen. I'm so happy here with my Father dear. Once lost, now I'm near again. First His smiling face, then His warm embrace. I'm surprised by grace again. I was lost, now I'm found again. I was dead, but now I live. Come rejoice with us and be merry then. Back in my Father's house again. Rome brings sandals on, and my hunger's gone. Again, I was lost, now I'm found again. I was dead, but now I live. Come rejoice with us and be merry then. Back in my Father's house again. Again, I was lost, now I'm found again.
rejoice with us and be merry then. Back in my Father's house again. I'm so happy here. Back in my Father's house again. I'm so happy here. Back in my Father's house again. Back in my Father's house again. Amen. Puri ng Panginoon, napakagandang awitin ng ating inawit. Talagang masayang-masaya ang lumikha ng awiting ito dahil Amen. Siya ay nakabalik sa bahay ng Diyos na kung saan ang bahay na ito ay ang kawan ng Diyos. Brother Vic? Amen. Amen. Tama nga na talagang tayo ay tulad ng mga tupang naligaw, inanap ng Panginoon at ipinalik sa kanyang kawan. Yes. Siyang kanyang tahanan. Pero Amen. Mas lalo pang ma-enjoy natin itong mensahe natin na ito. Pero gayunpaman, andito muli si Brother Freddy na pangunahan tayo, Brother OG, sa yes. maikling panalangin para magabayan tayo ng Panginoon sa ilang mga sa isang oras na ito ng ating pagpupulong. Amen. Brother Amen. Freddy, pwede mo ba kaming pangunahan sa maikling panalangin? Amen. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay samahan po ninyo ako para sa isang maikling panalangin. O Panginoong Jesus! O Panginoong Jesus! O Panginoong Jesus! Salamat sa umagang ito na aming maririnig ang iyong ebanghelyo. Panginoon, nawa sa araw na ito ay aming matanto na kami ay maihahalin tulad sa isang tupang naliligaw at may pangangailangan na maibalik tungo sa iyong kawan. O Panginoong Jesus, upang ikaw ay aming matanggap at matamasa bilang aming lahat-lahat. Kaya Panginoon, sa bagay na ito, sa iyo lamang kami dumedepende. O Panginoong Jesus, purihin ka. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon sa madamdaming panalangin ng ating kapatid na talagang humihiling ng pagbubukas ng bawat isa para sa pagsasalita ng Panginoon ngayon sa ating ebanghelyo. Amen. So, ano nga pala yung ating nakaraang mensahe, Brother Vic? Amen. Brother OG, salamat. Nung nakaraang Sabado ay pinalaya ng Panginoon yung kanyang kabigatan na ang lahat ng tao ay iniibig ng Diyos. Ano man ang ating katayuan sa buhay, ikaw man ay mayaman, mahirap, ikaw man ay mata sa pinag-aralan wala, mabuti ka man o may makasalanan, lahat tayo ay iniibig ng Diyos. Dapat natin itong matanto, mga kaibigan. Kaya sinalamuhan nila yung alibughang anak sa Lucas 15 na talagang itong anak na ito ay nagkaroon ng ganun damdamin na bumalik muli sa kanyang mapagmahal na ama. So tayo ganun din, kinakailangan tayo ay matanto natin na tayo ay iniibig ng Diyos. Lumisan man tayo, kagaya ngayon Brother Roddy, yung ating yes. mensahe ay tila baga tayo yung mga tupang naliligaw. So, ninanais ng Panginoon na tayo ay maibalik sa kanyang kawan. Amen. Kaya bago natin simulan ito mga kapatid, mga kaibigan, ipapakilala ni Brother OG kung sino itong mga kapatid na magsasalamuha sa atin hinggil sa mensahe na ito. Brother OG? Okay. Salamat, Brother Vic. Ang mayaming mensaheng palalayain ngayon ang magbibigay sa atin ng mensaheng ito, pangungunahan ito ng ating kapatid. Si Brother Kevin, pagkatapos Amen. Ay susundan ni Brother St. Ben, at sa huli, ang huling magsasalita ay si Brother Jack Serrano. Okay?
So, nasasabik na akong pakinggan ang mensaheng ito. Brother Vic, pwede na tayong magsimula? Amen, pwede na. Amen. Salamat po, Brother Victor at Brother Oji. Mga kapatid, mga kaibigan, at mahal namin tagapakinig, magandang umaga po. Sa Lucas 15, pinakita sa atin ang talinhaga ng isang pastol na naghahanap sa nawawalang tupa. Sa versikulo 4 hanggang 7, sinasabi, "Aling tao sa inyo na kung may isang daang tupa at nawawala ang isa sa mga yaon, at hindi maiwan ang 99 sa ilang, at maghahanap sa nawawala hanggang sa ito ay kanyang masumpungan. At kapag nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang mga balikat at nagagalak. Sapagkat nasumpungan ko ang aking tupa, ang isang nawawala. Sinasabi ko sa inyo, gayon din magkakaroon ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi." Oh, Lord Jesus! Mga kapatid, mga kaibigan, sa bersikulong ito, hinahanap ka ng Diyos. Tama nga na ako, ikaw, ay nawawala at hindi malaman ang direksyon sa buhay. Tama po ba na ito ang sitwasyon mo noon? Noong hindi mo pa alam at natatanto ang layunin ng iyong pag-iral. Alam niyo po ba sa Biblia din, sinasabi sa unang Juan 5:19, sinasabi, "Alam natin na tayo ay sa Diyos at ang mundo ay nakahilig sa masamang isa." Sa bersikulo pong ito, pinapakita sa atin na ang mundo ay nasa masamang isa. Kaya kapatid, alam mo ba na ikaw ay kinakamkam at inagaw mula sa Diyos patungo sa sanlibutan? Naging alipin ka sa mga bagay sa mundo, katulad ng salapi. Mahirap o mayaman ka man, naghahangad ka na yumaman. Kaya ikaw ay abalang-abala sa mundong ito. Kaya karamihan sa mga tao ngayon ay naliligaw at hindi alam ang layunin ng Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Sa halip, ang pinamumuhay ng mga tao ngayon ay para sa kanilang sariling layunin at naglilingkod sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya kapatid, pinipigilan ka ng sanlibutang ito na matanto ang layunin ng pag-iral at pagsasakatuparan ng orihinal na layunin ng Diyos, ng pagtawag sa iyo ng Diyos. Oh, Lord Jesus! Kaya kapatid, kailangan talaga nating mabigyang liwanag ng Panginoon upang tayo ay maligtas mula sa pagkaalipin ng mga bagay sa mundo at mapalaya mula sa pagkakamkam ng kamay ni Satanas. Praise the Lord! Amen! Bilang mga naliligawang tupa, paano mo ba mababago ang buhay mo? Ito po ay pagpapatuloy ng ating kapatid na si Brother Sid. Amen. Maraming salamat, Brother Kevin. Dahil sa iyong mensahe, pinakita mo sa amin kung ano ba ang sitwasyon nating mga tao. Tulad ng sinabi ni Brother Kevin, tayong mga tao ay hinalintulad sa isang naliligaw na tupa. Marami sa atin,
hindi alam kung ano ba yung dahilan o ano ba yung layunin ng ating pag-iral dito sa lupa. Tayo ba ay nabubuhay lamang para magtrabaho at isang araw ay mamamatay din? Mga nakikinig, hindi ito ang layunin ng ating buhay. Tayo ay umiiral para sa layunin ng Diyos. Ngunit ang sanlibutan ito ay nakahilig sa masamang isa. Ang kaaway ay ginagamit ang ating trabaho, mga libangan, mga bagay sa mundo upang sa ganun, tayo ay manatiling mga ligaw na tupa. Subalit, purihin ang Panginoon. Sa kabutiang palad, pwedeng mabago ang buhay natin. Dahil kay Hesukristo. Si Kristo, ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos upang lutasin ang problema nating mga tao. Siya ang anak ng Diyos na nabuhay dito sa lupa bilang isang tao. Kaibigan siya ng mga makasalanan, manggagamot siya ng mga may sakit. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At higit sa lahat, siya ang ating dakilang pastol. Siya ang solusyon sa ating problema. Sinasabi ng awit 23:1, si Jehovah ang aking pastol. Si Kristo ang ating pastol at tayo ang kanyang kawan. Ang eklesia o church. Sa Biblia, ang eklesia o church ay isang kawan. Pero kung iisipin natin, si Jehovah ay isang banal na Diyos. Na tayo mga tao ay mga makasalanan. Tayo ay mga tao lamang. Paano makakalapit ang isang banal na Diyos sa isang tao na katulad natin? Paano ang isang banal na pastol ay makakalapit sa mga makasalanang tao? Kung ang Diyos ay darating sa atin o magpapakita sa atin, marahil tayo ay makakaranas ng pagkatakot. Tulad ng mga naging karanasan ng mga tao sa Lumang Tipan sa nakaraan. Paano ang banal na Diyos ay makakalapit sa atin tulad ng isang pastol sa kanyang kawan? Bukod dito, paano tayo mga makasalanan, tayong mga natisod na tao, ay maging kawan ng isang banal na Diyos? Kung isipin natin, napakalayo ng ating estado sa Diyos. Siya ay banal, tayo ay makasalanan. Ayon sa ating natisod na kalikasan, tayo ay hinalintulad sa mga ahas, mga ulupong, at mga alakdan. Pero ang problemang ito ay nagawa na ng solusyon. Dahil ipinapahiwatig sa awit 23 na ang pastol na ito ay dumaan sa mga proseso. Siya ay nagsakatawang tao, siya ay namatay para sa atin upang tubusin tayo at hugasan ang ating mga kasalanan. Siya ay pumasok sa pagkabuhay na muli at naging isang espiritu na nagbibigay buhay upang matanggap natin ang buhay ng Diyos. Upang tayo ay maisilang na muli. Kaya ngayon siya na ay kwalipikado upang ating maging dakilang pastol. Dahil sa mga proseso kanyang pinagdaanan, sa mga hakbangin na ito sa kanyang pagsasakatawang tao, sa kanyang pagkapako sa krus para sa ating pagtutubos, sa kanyang pagkabuhay na muli, para tayo ay maisilang na muli, siya ay ganap at kwalipikado na sangkapan at angkop na ating maging pastol. Purihin ang Panginoon, hindi lamang sa Diyos, siya rin ay tao. Hindi lamang siya banal, siya rin ay tao. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay na magmuli, at sa kanyang pagkabuhay na magmuli, siya ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Ang ating dakilang pastol, si Kristo, ay ang isa na makakapagbigay ng solusyon sa problema nating mga tao. Kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, hindi na tayo mananatiling mga naliligaw na tupa, sapagkat tayo ay mahanap ng ating pastol at mahanap natin ang ating pastol. Matatanggap natin siya bilang ang buhay
sa loob ng ating espiritu. Ang ating mensahe ay pagpapatuloy ni Brother Jack. Maraming salamat, Brother Seth. At mga kaibigan, bilang pagpapatuloy, sadyang kalunos-lunos ang sitwasyon at kahinatnan ng mga nawawalang o naliligaw na tupa ng Diyos. Kaya ang Diyos naglalayong maibalik tayo sa orihinal na intensyon niya. Ninais niya na maging pastol natin siya at tayo ay kanyang maging tupa bilang angkawan ng Diyos. Kaya sa Aklat ng Awit, Kapitulo 23, si Jehovah ang ating pastol. Sa pamamagitan ni Jehovah, ang Diyos ay nagsakatawang tao. At sa kanyang pagsasakatawang tao, siya ay nabuhay sa lupa bilang si Hesukristo. At sa kanyang pamumuhay, naging isang perpektong tao siya. At gayon din bilang isang kumpletong Diyos. At dumating yung araw na siya ay pumasok sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus. Siya ay namatay, ngunit ang kamatayan ay hindi nakapigil sa kanyang layunin sapagkat siya ang tunay na buhay. Sa kanyang pagkabuhay na magmuli, naipalaya niya ang dibinong buhay. Sa kanyang pagkapako sa krus, inalis niya ang lahat ng ating mga kasalanan at ngayon ay naging kwalipikadong pastol natin siya. Siya lamang ang kwalipikadong pastol natin. Kaya dapat makita natin, ang Diyos ay nagsasalita sa ating kalagitnaan. Nagnanais ang Diyos na ang bawat isa sa atin ay matanggap siya bilang ang ating tunay na pastol sa panloob, hindi lamang sa panlabas. Pinapastol tayo ng Diyos sa panlabas. Ngunit ang Diyos din ay nagnanais na maging pastol natin siya, hindi lamang sa panlabas, kundi sa ating panloob. Kaya tayo dapat ay magkaroon ng ganitong pangitain na ang Diyos natin ay naglalayong tayo ay maidala sa kawa ng Diyos bilang natagpuang tupa ng Diyos. Kaya sinasabi sa atin ng pangalawang Korento 3:17, ngunit ang Panginoon ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Kalayaan saan, kaibigan? Kalayaan mula sa pang-aalipin ng mga bagay sa mundo. Mula sa pangangamkam at paniniil ni Satanas na nagsanhi sa atin na inaiwalan natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Na tayo ay naging mga naliligaw na tupa. Kaya ninanais ng Diyos na makita natin ang katotohanan ito. Na tayo ay ang mga nawawalang tupa. Kaya dapat manampalataya tayo sa Kanya nang sa gayon ating matanggap siya. At kung ating matanggap siya, kwalipikado tayong maging kawan ng Diyos. Ano nga ba ang maging kawan ng Diyos? Yaon lamang mga nakaranas sa Kanyang pagtutubos na gawain, paghuhugas mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, pagkasilang na muli at pagkabuhay na muli, yaon lamang ang magiging kabilang sa Kanyang kawan bilang Ekleseya na ang Church ngayon. Kaya dapat maranasan natin ang Kanyang hakbangin nang sa gayon tayo ay maibalik bilang kawan niya. Kaya kung tayo ay makatanggap ng Kanyang buhay, magkakaroon tayo ng dibinong buhay ng Diyos. Sagana, walang hanggan at hindi nalilimitahang buhay. Gayon din, mawawala sa ating puso ang lahat ng alalahanin sa buhay, maging ang mga pita ng mga mata at ang kabalisahan ng kinabukasan. At wala nang kinalaman sa atin ang pinuno ng sanlibutang ito na ang masamang isa. Higit pa rito, magkakaroon tayo ng lahat ng bagay na ating kinakailangan. Hindi itong bagay na nagbibigay sa atin ng mga kasiyahan sa mundong ibabaw. Bagos, itong buhay na ito at ang lahat ng bagay na ito, ito yung mga bagay na panghinaharap at
at magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan sa mundong ibabaw din. Kapag napatawad na ang lahat ng ating kasalanan, magkakaroon tayo ng magaan na pakiramdam at magkakaroon tayo ng masaya at magandang buhay sa ating pang-araw-araw. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Mga kaibigan, dapat magkaroon tayo ng pagtatanto na tayo yaong mga nawawalang tupa. Kapag hindi natin natanggap ang buhay ng Diyos, hindi tayo maibabalik bilang kanyang kawan. Kaya sinasabi sa atin sa 1 Pedro 2:25, sapagkat kayo ay gaya ng mga tupang naliligaw, datapwat ngayon ay naibalik na sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Kapag tayo ay naibalik na bilang mga kawan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng masagana, tunay na kasiyahan, at ang lahat ng bagay na kinakailangan para sa paglago ng ating espiritual na pamumuhay ay ating matatanggap. Kaya samahan niyo akong manalangin, mga kaibigan, nang sa gayon ating matanggap ang buhay ng Diyos. Diyos Ama, salamat sa pag-ibig mo sa akin at sa pagsugo mo sa Panginoong Hesus para hanapin ako at dalhin pabalik sa iyo. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Ngayon ako ay nasa iyong presensya at nasa loob ng iyong tahanan. Tinatamasa ang iyong dakilang pag-ibig, Ama, at inihanda mo para sa akin magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tulad nga sa inaasahan ko na ang mensaheng palalayain ngayon ay talagang nakakapagbukas ng ating mga kaisipan. Tulad nga tayo ng mga tupang naliligaw na nadaya ng kaaway, dalinlang, at nadala sa isang sistema na kung saan nailayo tayo sa layunin ng Diyos. Purihin ng Panginoon at pinakita din sa atin kung paano tayo maibabalik sa kawan ng Diyos at kung ano isinagawa ng ating Panginoon. Pero para sa kaalaman ng lahat, ang pinalayang mensahe ay hindi lamang isang objektibo o pagtuturo o doktrina kung ano paman, kundi ito ay isang katotohanan ng nagiging ating karanasan. Kaya nga, Brother Vic, alam ko na mayroong mga kapatid tayo na magpapatotoo hinggil dito sa mensaheng pinalaya ngayon. Amen? Amen. Tama, Brother OG. At itong mga kapatid na ito ay mayroong ganitong karanasan na tanto nila na sila pala ay tulad din ng mga tupang naliligaw na nasumpungan ng Panginoon at ibinalik sa kanilang sa kanyang kawan. Halina, mga kaibigan, at pakinggan natin si Sister Annie Ramos at ganun din Brother Odi, si Brother Boyet na magbibigay ng patotoo hinggil sa kanilang karanasan kung paano sila natagpuan at nasumpungan ng Diyos at ibinalik sa kanyang kawan. Halina, pakinggan muna natin sila. Amen. Amen. Pakinggan natin. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, kaibigan at kakilala. Ako po si Sister Annie Ramos ng North Caloocan. Masasabi kong isa rin po ako, kabilang din po ako sa mga tupang naliligaw. Ang salitang naliligaw ay hindi para lang dun sa talagang naligaw ng direksyon, kundi maaari tayong maligaw sa ating subsob na pagtatrabaho, sa ating kaabalahan, sa ating pamilya. Ganun din po ako dati, ako ay nag-opisina sa kadahilan ng gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Talagang nagsusumikap din po akong mag-work. Then kapag may offer na overtime, talagang sinusunggaban ko po siya hanggang sa punto na ang kaunting oras ko na lang para sa Panginoon, parang sobrang pagod na yung aking katawan. Yung nakapokus ako para sa kinabukasan ng aking pamilya. Masasabi kong naligaw ako dahil kinukulang na ako ng pagtatamasa sa Panginoon. Tapos, di ba nga po,
siguro sa karanasan nyo rin, the more na nagsisikap tayo sa ating pagtatrabaho, mas maraming dumarating na pangangailangan natin hanggang dun sa yung katawang lupa natin napapagod, tapos wala pa rin. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, sa akin, talagang binabalik niya ako sa kawan. Doon sa kawan ay may pagtatamasa sa Panginoon. Naranasan ko rin yung sobrang problema na bukod sa personal problem, sa family, talagang naaapektuhan din tayo doon sa panlabas na problema. Kaya tayo, hindi tayo natatahimik. Parang matutulog lang tayo, kinabukasan, meron ulit tayong saganang problema na hindi tayo, ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng ganun. Ngunit purihin ang Panginoon, mga kapatid, kaibigan at kakilala. May sagot para sa ating paghahanap ng kapayapaan. Ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa ating Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang anak para sa kasagutan natin dito. Kailangan lamang natin siyang tamasahin, mga kapatid, dahil ang buhay ng Panginoon, kapag meron tayo nito, yung tunay na kapayapaan natin ay mararanasan natin. Sabi nga sa isang awitin na ang kayamanan at ang lahat ng bagay ay hindi ito mahalaga kung wala si Kristo para tayong isang tupang ligaw. Totoo yun, mga kapatid, dahil alam natin sa mundong ito wala talagang permanente. Kaya hanapin natin ang Panginoon. Patuloy tayong maghanap sa Kanya. At nawa kung tayo ay hinahanap din ng Panginoon, sana po magpasakop din tayo upang doon tayo sa kanyang kawan ay matututunan natin na tayo ay makakaranas ng tunay na pangangalaga ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kaibigan, kakilala na nakapakinig dito, nawa po matamasa natin ang tunay na kapayapaan. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga nakikinig na naimbitahan. Ako po si Brother Boyd Ignacio ng Church in Caloocan. Ngayon natunghayan natin yung mensahe ay ang pamagat ay tayo ay parang mga tupang ligaw. Totoo nga, tayo ay mga tupang ligaw. Kaya sa aking karanasan, naranasan ko to. Nang high school ako, namumuhay ako ng isang malayang buhay. Nagagawa ko yung lahat ng gusto ko. Natuto kong manigarilyo, uminom ng alak, mag-take ng drugs. At sa bandang huli, nagtulak pa ako. Kaya itong mga bagay na to, ay mga masamang bagay na to, ay naging pamumuhay ko. Hanggang sa nakatapos ako ng high school, daladala ko pa rin itong vision na to. Kaya walang liwanag ang buhay ko. Wala akong patutunguhan. Wala akong malapitan na akong magpabibigay ng payo sa akin. Kaya hanggang sa bandang huli, natikman ko yung kulungan. Sa kulungan, doon, hindi ako nagpatuloy ng bisyo, pero kaya maaga akong lumaya. Paglaya ko, bumalik na naman ako sa bisyo ko. Kaya sabihin, hindi ko maiwasan. Hanggang sa misa, nakipaghabulan pa ako sa pulis. Dahil may dala-dala akong drugs. Mga hanap buhay ko, magulang ko, mga kamag-anak ko, wala na, iwasan na ako. Dahil nakita nila yung buhay ko at saka yung itsura ko. Kaya isang araw, pati katawang ko, pagod na rin. Nakita ko, nagkapag-isip-sip ako, ba't ganito, wala na akong kinabukasan. Sa tingin ng tao, sa tingin ko, wala na akong kinabukasan, wala na akong pag-asa. Kaya isa lang yung naisip ko, lumapit ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon Diyos, kung ako ay mawawala,
sana mapakinabangan mo muna ako. Yung maikling panalangin na yun, naglubag yung loob mo. Parang nagkaroon ako ng kapayapaan. Kaya yun, kinabukasan, yan. Hindi ko may mga taong lumalapit sa akin. At yun, hindi ko mapahindian. Yun. At isang araw, nakasalubong ko yung classmate ko, kasama isang kapatid. At kinamusta ako. Sabi ko, yan to, nagbibisi pa rin ako. Sabi ko, hindi ko maiwasan. Pagod na nga ako. Ayaw ko na. Gusto pa ng katawang ko, hinahanap pa. At sabi niya, gusto mo, ibanghelyo ang kanamin ngayon. Sabi ko, sino? Si Kristo, tungkol sa kanya, tungkol sa katubusan at kaligtasan ng tao, naalala ko yung panalangin ko. Sabi ko, baka ito na yung kasagutan. Kaya sabi ko, hindi ako pwede makapag-usap sa inyo ngayon kasi lasing ako eh. Next time, ako, pag nagkita tayo, makapag-usap tayo. Pumayag sila. O sige, mga ilang araw, nagkita kami, mga tatlong beses kami nagkita, lasing ako, kaya hindi kami nagkausap. At hindi ako nakapag-usap sa kanila. Kaya ngayon, sabi ko, wala na yata akong pag-asa, Panginoon. Sabi ko. Kaya, yun, mga ilang araw, nagkita kami, hindi ako nakainom. At inabanghelyoan ako. Kaya nung inabanghelyoan ako, tinanggap ko si Kristo. Pero sa bautismo, hindi ako umatras ako. Ngayon, kinabukasan, nagpunta ako ng Magkalookan sa nanay ko. Eh, binibisita pala nila ang nanay ko. Kaya nagkita kami ng mga kapatid. Pinagpatuloy yung ebanghelyo sa akin. Ngayon, naliwanagan ako at tinanggap ko ang Panginoon at ako'y nabautismuhan. Sumampalataya ako at nabautismuhan ako. Ang sinasabi niya sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya yung nabasa ko yun, tumulang tinanggap ko ang Panginoon. Kaya yun, matin ako ng meeting, nagkikinig ako, maawit, nagmamanalangin, hanggang sa natutunan ko yung buhay, Klesia, ayon sa pag-atin ko ng meeting. Isang araw, sabi ng kapatid, Boyet, sa December, magte-training ka. Sabi ko, anong training? Training, Bible study. Kung di ko yata kaya yun. Kaya mo yun. Patulad lang ng ginagawa lang natin sa pagpupulong. Magbabasa, aawit, mananalangin. Sige, kako. Kaya, yun. Ilang beses ako dinadalaw. Nagka dumating yung Disyembre, inaya ako, sumama ako. Sumama ako, nakita ko yung pagpupulong, nakita ko yung training. Kaya noon, maraming malaking nabago sa akin. Nawala yung paniligarilyo ko, nawala yung pagkauha ko sa alak, at hindi na ako nagahantong drugs. Kasi kung malaking pagkapala ito. Sabi ko, kaya yun, training ako ngayon, nakatalubas akong training, at nakasama na nila ako ng mahayo. No? Hindi naman nila ako pinipilit ng mahayo, pero ayon sa nakita kong pamumuhay, naging payapa ako. No? At nagkaroon ako ng kagalakan sa loob ko. At nawala na yung mga problema din nadala ko. Kaya yun, hanggang sa ngayon, awa ng Panginoon, nandito ako, nagpapatuloy, kaya nagpapatotoo rin sa inyo na kailangan natin tanggapin ng Panginoon. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin yung magpapastol. Kailangan natin madala sa kawan. Dahil ito, totoo nga na tayo pala ay mga tupang ligaw na kailangan maibalik sa kawan. Pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung tatanggapin natin siya, pamabalik tayo sa kawan. Kaya kayong mga nakikinig, mga naimbitahan, ito na yung oras na pagtawag sa inyo at paghanap sa inyo. Kaya kailangan tatanggapin siya. Maniwala kayo sa akin dahil sa sinasabi ng Biblia, sa pagbabasa ko, naliwanagan ako. Hindi kayo magsisisi kung tatanggapin niyo ang Panginoon. At bagkus, magkakaroon kayo ng kagalakan sa loob niyo. Kapagat kayo ay magkakaroon ng katubusan sa inyong kasalanan at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.
walang mawawala sa inyo, may maidadagdag pa sa inyo. Kaya purihin ng Panginoon dahil ngayong oras na to, kailangan kayo ng Diyos, no? Upang matamu niya kayo at mabalik kayo sa kawan. Kaya pag natanggap siya, hindi na kayo yung tupang ligaw, kundi kayong tupa na nasa kawan ng Diyos. Siya yung mabuting pastol at tayo yung mga tupa na nasa kawan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ako, eto, hindi akong sisisi dahil nasa magmula sa kadiliman tungo sa liwanag. At naging anak pa ako ng liwanag. Kayo rin. Ganon din kayo. Yan sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Brother Oji. At napakinggan natin itong dalawang kapatid na nagbigay ng kanilang apatotoo hinggil sa kung paano nila naranasan ang ating Panginoon na sila ay nasumpungan at ibinalik sa kawan ng Diyos. Salamat, Brother Boyet and Sister Annie, sa inyong mayamang at nakapaghihikayat na patotoo. Brother Oji? Amen, Brother Vic. Pinakita talaga sa atin na maski sa kanilang patotoo, na ang tao ay tulad ng mga tupang naliligaw. At Amen. Alam nating lahat na kaya naligaw ang mga tupang ito, na ilayo sa layunin ng Diyos para isa katuparan niya ang nais ng puso ng Diyos, ay may ginawang sistema itong si Satanas. Nilinlang niya ang tao at inilayo sa layunin ng Diyos. Brother Vic, sino nga ba itong Satanas na ito para mas maging malinaw ang lahat na nakikinig? Amen, Brother Oji. Alam mo, itong si Satanas, original, hindi naman si Satanas eh. Siya si Lucifer. Isa siyang arkanghel ng Diyos na binigyan ng Diyos ng kapamahalaan sa original na paglikha ng Diyos sa lupa. Mm-hmm. Pero dahil sa kanyang pagiging palalo, nais niya pa na mahigitan ang Diyos, nagkaroon siya ng pride at nagrebelde siya sa Diyos. Kaya siya ay pinangalan ng Satanas. At ang ibig sabihin ng Satanas ay adversary. Ibig sabihin, siya ay naging katunggali ng Diyos, hindi lamang sa panlabas, ganoon din sa panloob. Kaya itong si Satanas na ito, talagang siya yung ngayon na nagahari o namamahala dito sa sanlibutan. Dati, ang nilikha ng Diyos ay earth o yung lupa, di ba? Pero dahil sa natisod itong si Satanas na ito at kinamkam niya itong lupa, kaya naging siya, sanlibutan. Kaya makita natin, Brother Oji, sa aklat na sa unang liham ni Juan, binanggit niya doon sa 5:19, na ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masamang isa. Yes. Brother Oji? Yes, yun nga ang binanggit sa unang Juan 5:19, na ang buong sanlibutan ay nakahilig sa kamay ng masamang isa. Na ang nahulugan na siya ang nagmamaniobra dito. Kaya pala nasistimhan niya ang lupang pinananahanan ng tao na ang tao ay dapat umiral para sa layunin ng Diyos. Amen. Ano nga ba yung layunin ng Diyos, Brother Vic? Amen. Sa paglikha niya sa tao? Amen. Ang layunin ng Diyos, mga kaibigan, sa tao ay walang iba kundi ang maranasan at matamasa siya bilang kanyang buhay. Pero dahil sa masamang isa na ito, pinasatanas, dinaya niya ang tao. Kaya natisod ang tao at napalayo mula sa Diyos. Kaya Brother Oji, makita natin sa isinalaysay ng ating mga kapatid kanina na itong mga tao na nilikha ng Diyos, na naisin niya, na matamu niya, na maghahayag sa kanya, ay naalis o napalayo mula sa Diyos. Kaya sila ay parabagang mga tupang mga naligaw. Kaya paano ba ngayon, Brother Oji, na itong mga tao na ito na napalayo mula sa intensyon o sa plano ng Diyos ay maibalik muli niya tungo sa kanyang original intensyon, sa kanyang kawan?
Brother Oji. Yes. Malinaw na pinaliwanag sa atin ng mga tagapagsalita na ninais ng Diyos na ibalik sa kanyang kawan ang kanyang nilikhang tao na naging mga katulad ng mga tupang naliligaw dahil sa panlilinlang pagsisistema ni Satanas dito sa pinapanahan ng lupa. Amen. Kaya pala ang tao ay walang tigil sa paghahabol sa mga bagay na akala niya makapagbibigay sa kanya ng lubos na kasiyahan, ngunit sa kalaunan, siya pa din ay nabibigo at hungkag pa din sa loob niya. Yes. At ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Dahil nais niya tayong ibalik sa kanyang original na intensyon na tayo ay maging ang kanyang kawan at siya ang maging ating pastol, ang Diyos sa kalangitan ay bumaba dito sa lupa at siya ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, nakita natin sa apat na ebanghelyo na hindi nakagawa ng ano pamang panlilinlang sa kanya si Satanas. Yes. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 4, ilang beses siyang tinukso ni Satanas, ngunit hindi nagwagi sa kanya si Satanas. Amen. So, siya lamang ang hindi nalinlang si Satanas. Lahat ng tao ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos na nagsakatawang tao, ay nagtagumpay laban sa kanya. Kaya nga sinabi niya, in me, he has nothing. Wala siyang magagawa. Ang maganda nun, ang ating Panginoon, dahil sa tayo ay natisod, tayo ay makasalanan, tayo ay naliligaw, tayo ay kanyang hinanap at ng kanya tayong masumpungan, siya ang naglinis ng ating mga karumihan, ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Amen. Sa kanyang kamatayan, na ipagkasundo niya muli tayo sa Diyos, napatawad ang ating kasalanan, at tayo ay nalinis na muli. At ngayon, inari na tayo matuwid ng Diyos. At ang maganda nun, maraming hindi nakakaalam na sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Amen. At ang espiritong nagbibigay buhay na ito, ang nagnanais na matanggap natin, matanggap siya sa loob natin, at nang sa ganun, maibalik tayo sa kawan ng Diyos. Maibalik tayo sa orihinal na layunin ng Diyos. Amen. O anong pagpapala na madinig natin ang ebanghelyong ito, na tayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, subalit nasumpungan tayo ng Panginoon, at ngayon nasa loob na natin siya, at hindi na tayo kailanman malilinlang ng kaaway, hindi na tayo masisistemahan ito kung ating kukunin ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas at bilang ating buhay. Ngayon, natanggap natin ang Panginoon, Brother Vic. Amen. At tayo ay naibalik sa kanyang kawan. Ano Amen. Naman kaya ang magiging resulta nito? Ano ang magiging kahihinatnan ng ating buhay kung sakaling tayo ay maibalik na sa kanyang kawan? Amen. Praise the Lord, Brother Oji. Bago yun, kita natin na itong si Satanas na ito, ang gawain niya ay ilayo, iligaw ang mga tao palayo sa Diyos. But yes. Praise the Lord, Brother Oji, mga kaibigan. Amen. Ikaw at ako na dating inilayo o inihiwalay ni Satanas sa kawan ng Diyos, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang tayo ay maibalik niya sa kanyang kawan. At paano paraan? Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos natin, siya ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang hanapin niya tayo. Sa aklat ng Juan, pinakita doon na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating pastol. So, Amen. Iniwan niya yung 99 na tupa at hinanap niya yung isang nawawalang tupa. At alam niyo ba kung sino yung isang tupa na yon? Ikaw yung kaibigan. Ako rin yon. Tayo ngayon. Ngayon lang, kung tayo ay magiging laan na tanggapin ang Panginoon na kagaya ng sinabi nating kapatid bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, tayo ay kanyang patatawarin, tayo kanyang lilinisin, dahil sa kanyang prosesong pinagdaanan, tayo ay maibabalik niya sa kanyang kawan. Kaya yung Amen. Resulta ng ating pagbabalik doon sa kawan ng Panginoon, dito ay magkakaroon tayo ng kapayapaan, kasiyahan, kagalakan. Tama ba, Brother Oji? Kasi sa sanlibutan, hindi natin ito makakamit. Oh, yes. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay nasumpungan ng Panginoon. Kaya, Brother Amen. Oji, anong masasabi mo pa rito?
Okay, tama nga yung sinabi mo na kapag tayo ay naibalik sa kawa ng Diyos dahil sa kanya mga prosesong pinagdaanan, siya na ngayon ang Espiritu, ang ating pastol sa loob natin, siya ngayon ang naggagabay at nangangalaga sa atin, meron na nga tayong tunay na kapayapaan. Bakit? Amen. May kapayapaan na tayo dahil ang lahat ng ating kabalisahan ay kayang-kaya niya ng alisin. Amen. It matters to Him concerning us. Ano man ang ating suliranin, ibigay lang natin sa Kanya. Dahil tayo yes. ay Kanyang kawan, Siya ang ating pastol, Siya ang magpapasa ng lahat ng mga ito. Hindi lang tayo may kapayapaan, meron din tayong kapahingahan. Ibig Amen. Sabihin, dahil nalaman natin na tayo ay naibalik na sa Panginoon, sa ating tunay na pastol, tayo ngayon ay may kapahingahan na. Hindi na tayo yung mga taong nag-ahabol pa at sumusuntok sa hangin. Dahil alam na natin na tayo ay pinangangalagaan ng ating Panginoon sa loob ng kanyang kawan. So Amen. Purihin ang Panginoon, bukod doon, tayo ay lagi ng may katamasahan, may kasiyahan sa kanya. Ano man ang dumarating sa ating buhay, ha? Na natatamasa natin siya at ano man ang suliranin na ating pinagdadaanan, ang Panginoon, kaya niya lahat ito. Dahil siya ang ating pastol na ibalik niya na tayo sa kanyang kawan. So anong pagpapala na tayo ngayon ay nasumpungan ng Diyos kahit na tayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngayon ibinabalik niya tayo sa kanyang kawan. Ang katanungan lang, willing ka ba na bumalik sa kawan ng Diyos? Tanggapin siya bilang iyong buhay, bilang iyong Panginoon, at bilang iyong lahat-lahat at tunay na tagapagligtas. Amen. Brother Vic? Amen. Brother Oji, pagkatapos tayong masumpungan ng Panginoon at ibinalik tayo sa kanyang kawan, alam niyo ba mga kaibigan, siya ngayon ay ang ating pastol ng ating kaluluwa. Yes. So, alam natin na itong ating kaluluwa na ito ay binubuo ng ating damdamin, kaisipan at pagpapasya. So, kung tayo ay nakararanas pa ng medyo kaguluhan o kabalisahan, tandaan natin, ang ating Panginoon bilang ang Espiritu na nagbibigay buhay, siya na yung nagpapastol sa ating kaluluwa ngayon. Amen. Kaya, pag tayo ay naging laan na nagpapastol sa Kanya, sigurado yan. Tinitiyak ko sa iyo, kaibigan. Ikaw ay magkakaroon ng ganitong kapayapaan at kagalakan at katabiasayan. Kaya Brother Oji, ano bang mas maganda pang pagsasalita natin upang mahikayat natin ng lubos ang ating mga kaibigan o mga nakikinig ngayon na tayo na dati mga tupang naliligaw na ibinalik sa kanyang kawan, paano pa natin siya lubos na mararanasan at matatamasa? Amen. So, tama ka dyan, Brother Vic. Para lubos nating matamasa, maranasan ang pagbabalik sa atin ng ating Panginoon sa kanyang kawan, kailangan everyday tinatamasa natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. At Amen. Tayo ay nakatanggap ng buhay ng isang pastol, dinala tayo sa kawan, kaya napakainam na lagi nating nakakasama, nakakapiling, nagtatamasa at naghahabol sa Panginoon ng sama-sama. Amen. Kaya nga, napakahalaga ng ating mga pagpupulong. Ha? Amen. So, purihin ang Panginoon, Brother Vic, siguro, bago matapos ang isang oras na ito, sa ating mayamang pagsasalamuha hinggil sa Ebanghelyo ng Panginoon, ano kaya panoodin natin yung mas maikling video clip na magpapakita sa atin ng buong mensahe na pinalaya ngayon. Amen. Amen. Praise the Lord. Meron po kaming hinandang maikling video clip para sa pagbubuod ng ating pinagsalamuhaan na Ebanghelyo ngayong umaga. Lina, at panoorin natin. Amen. Amen. Ang lahat ng tao ay mga nawawalang tupa, bulag na nagmamadali sa sanlibutan at hindi malaman ng direksyon sa buhay. Nasa ilalim ng pangangamkam ng pinuno ng sanlibutang ito, ang katawan natin sa sobrang oras ng pagtatrabaho at sa mga laro at libangan. Ginagambala tayo ng sanlibutang ito sa pamamagitan ng tunay at peking mga balita at ng naising mamuhay sa sobrang karangyaan at kasiyahan.
Kaya wala na tayong oras o lakas na isipin ang tunay na kahulugan ng buhay ni hindi na natin alam kung bakit nga ba tayo nabubuhay. Abala tayo araw-araw. Kahit tila matagumpay ang ilan tulad ng mga CEO, kumakain ng masasarap na pagkain at umiinom ng mamahaling alak, subalit pag wala ang mga tao, ang mga ingay pagdating ng gabi, nag-aalala rin sila tungkol sa hinaharap na walang katiyakan. Minsang sinabi ni Bill Gates, palaging malayo sa pagkalugi ang Microsoft sa loob lamang ng 18 buwan. Sinabi ng founder ng Alibaba, si Jack Ma, ang pinakamayamang tao sa China, naging pinakamayaman ako pero hindi naman ako masaya. Sa kabutihang palad, pwedeng magbago ang buhay natin sa ikabubuti dahil kay Hesukristo. Si Kristo ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos sa sanlibutan upang lutasin ang problema ng buhay ng tao. Siya ang anak ng Diyos ay personal na dumating sa lupa para mamuhay bilang isang tao. Kaibigan siya ng mga makasalanan, ang manggagamot na mga may sakit, at higit sa lahat, ang kordero ng Diyos. Namatay siya sa krus upang alisin ang mga kasalanan ng sanlibutan. Ganoon man, hindi siya napigilan ng kamatayan. Nabuhay siyang muli mula sa mga patay para palayain ang dibinong buhay. Basta't manampalataya ka lang sa kanya at tanggapin siya, matataglay mo siya bilang ang dibino, sagana, walang hanggan, at hindi nalilimitahang buhay. Wala ka nang kinalaman sa pinuno ng sanlibutang ito, ang masamang isa. Mawawala sa puso mo ang lahat ng alalahanin sa buhay, maging ang pita ng mga mata at ang kabalisahan para sa kinabukasan. Sinasabi sa unang Pedro sa Biblia na tulad tayo ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay nagbalik na tayo sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Kapag taglay natin ang Panginoon, nasa atin na ang lahat ng bagay. Kapag napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, magaan ang pakiramdam ng buo nating pagkatao. Nagiging masaya at magandang awitin ang buhay natin na dating balot ng kalungkutan. Manalangin tayo, Diyos Ama, salamat sa pag-ibig mo sa akin at sa pagsugo mo sa Panginoong Jesus para hanapin ako at dalhin pabalik sa iyo. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking tagapagligtas. Ngayon ako ay nasa iyong presensya at nasa loob ng iyong tahanan, tinatamasa ang dakilang pag-ibig na inihanda mo para sa akin magpa sa walang hanggan. Salamat sa napakagandang video na pinakita sa atin at talagang naibuod sa atin dito yung ating mensaheng pinalaya. So, dumating na naman tayo sa punto na mag-iisang oras na naman. At muli, kapapanambikan nyo ang susunod na mensahe sa darating na Sabado. Ano nga ba ang tunay na kaligayahan? Yan po ang title. Huwag nyo pong kalimutan. Yes. Malalaman Amen. Natin ang tunay na kaligayahan. Amen. Pero may gusto pang sabihin sa inyo ang ating kapatid, si Brother Vic. Amen. Salamat, Brother Oji. At tunay nga na napakabilis ng oras at nawa nahikayat ng mga kaibigan natin ngayon na nakinig, maging mga kapatid natin na sa darating na Sabado ay magsama-sama ulit tayo upang mapakinggan natin yung mayamang mensahe na inihanda ng Panginoon muli sa atin. Nasaan Amen. Ang tunay na kaligayahan? Wow! Yes. Kaya salamat sa Panginoon. Pero bago yon, mga kaibigan, meron po kaming mga ilang impormasyon dito na nais niyo kaming makaugnay. Pwede niyo pong bisitahin yung aming website. Nandiyan po sa screen, makita ninyo na www.churchincaloocan. At ganun din sa email address, pwede po kayo mag-email sa amin kung meron kayong nais na malaman. Pwede rin niyo po kami bisitahin sa aming Facebook page, yung The Church in Caloocan. Meron din po kaming mga telepono dito na maaari nyo kaming tawagan kung meron pa kayong informasyon na dais malaman. At welcome po kayo mga kaibigan. At ganun din, ang mga kapatid natin na nag-invite sa inyo ay magbibigay ng response form
para po matugunan ninyo, masagutan kung ano po ang inyong na-enjoy o kung yung merong katanungan hinggil sa mensahe na pinalaya ngayong umaga. Praise the Lord. Brother Oji? Amen. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, muli, ipa-flash natin yung sa screen yung ating inawit na himno at sabayan natin ito at sa pagtatapos ng awiting ito ay ang pagtatapos na rin ng ating mensahe sa araw ng Sabado nito. Pero muli, magkita-kita tayo Amen. Sa susunod na Sabado. Brother Vic? Amen. Amen. Nawa ang biyaya po ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakipagsalamuhan ng Espiritu Santo ay sumaati pong lahat. Magandang umaga po muli sa inyo mga kaibigan. Amen. Amen. Magandang umaga sa lahat. Hallelujah. I'm so happy here with my Father dear. Once lost, now I'm near again. First His smiling face, then His warm embrace. I'm surprised by grace again. I was lost, now I'm found again. I was dead, but now I live. Come rejoice with us and be merry then. Back in my Father's house again. Rome brings sandals on, and my hunger's gone. Again, I was lost, now I'm found again. I was dead, but now I live. Come rejoice with us and be merry then. Back in my Father's house again. Back in my Father's house again.